Guys, ang ipakita kong video ay kung paano maglagay ng tire liner sa ating mga gulong ng ating mga bisikleta para hindi tayo ma-flat pag kahit mga tusok na kung anong bagay. Kaya guys, panoorin ito kung paano maglagay ng tire liner. Ito na guys, na ilalagay natin yung ating tire liner. Pag-upisan mo natin yung ating gulong. Tanggalan mo natin ang hangin. Maganda kasi itong tire liner itong nakalagay sa ating gulong dahil wala protection siya para tusok siya ng kahit anong matatalim na bagay ang ating gulong. Hindi direkta ang punta doon sa ating interior. Kaya kailangan natin ng tire liner. Yan ang ginamit ko nung nag-enduro loop kami, kaya hanggang nakatapos ko ng 3 days at minsan hindi ako na-platan. Yan, ipapakita ko yung ito, ipapakita ko kung i-testing ko kung ano siya, matibay nga. Tutusukin natin ang screwdriver na ganyan. Ito siya, testing natin to soaking. Yan, yan. Ito, ito. Oh. Yan, ibang lang siya pero hindi siya magtagos. Mapunat siya. Kaya nga pala guys, no, kapag naglagay tayo ng tire liner sa ating gulong ng ating mga bisikleta, kailangan meron siyang kunting hangin para hindi mahirap ilagay, dahil pag walang hangin naka lubog lang yung ating interior, hindi naka lubog, kaya mahirap ipasok sa pagitan ng exterior at interior. Kaya kailangan meron kunting hangin na yung kaya naman siyang pisilin pag ibabalik mo na yung rim sa yung ating exterior sa ating rim. Ay, kailangan meron kunting hangin. Tsaka merong mga sukat niyang itong tire liner. Mga guys, no, pag binili natin to sa mga bike store, kailangan kung anong sukat ng bike, ang exterior natin, yun din ang bibili ng mga tire liner. Meron kasi pang road bike niyan, meron pang MTB. Sa MTB niya, sukat niya kung 26 siya o 27.5 yung pinaka diameter niya. Meron din siya pang 29. Pero kung wala yan sa mga bike store, sa online mo na mag-build din yan. Lazada, kasi yung akin sa Lazada ko na in-order dahil dito sa bike store walang tinta niya. Bira lang ng bike store na nagtitinda dito sa lugar namin. Pero guys, dagdag ko ah, kung tayo maglulong ride ay mas the best pa rin para sa akin yung may baon tayong interior, kasi hindi mo rin masabi na kung naka tire liner nga tayo at kung bigla namang pumutok yung interior natin, eh wala tayong magagawa, walang magagawa yung tire liner natin kahit hindi sana natusok at sumabog, dahil minsan ay sa sobrang karga ng hangin may pagkakataon talaga sumasabog yung interior natin. Kaya the best pa rin yung may baon tayong reserbang interior. Yan lang ang mapapaya ko sa mga, lalo lalo sa mga mga newbie natin bikers. Yung mga matatagal na mga nagbabike, alam na nila yan. Yung mga lalo mo nakaranas na ng mga flat sa daan. Kaya yun, ayos na, ihangin naman natin yung ating gulong para may karga na, may kabit na sa ating bike. Bukas eh, may ride pa kami.
guys, isasalpak na natin yung ating wheel seat. Good luck pala sa mga sasama bukas sa ride ha. Baon tayo ng pira.